sa wakas, yes. Hello everyone, it's Willow Wishy. Welcome sa pinakabagong episode na Nasayang Ba Ang Pera Ko? Para sa mga bago, kung hindi nyo alam ko ano yung Nasayang Ba Ang Pera Ko series na to, basically product reviews lang siya. Yung product na i-re-review natin ngayon ay de las Alas. Ay itong Giant Donut Maker. Donut, tibayin nyo ano kapag huwag mo gawin. So, donut, gano'n. Sabi dito, 25 times bigger than normal donuts. Hello, Bastos! Nabili ko siya sa Divisoria for 200 pesos lang. Sana natin siya, no? Meron siyang parang yung pipe, yung pang cake. Ayan. Tapos, meron tayo dito mga silicone. Ito na yung mga silicone. Yan. Ayan. Dito mo ilalagay yung mix or yung batter mold. Ito naman, pang takip daw dito. Yan. Para di mag-overflow if ever. Baka nagtataka kayo kung ano yung gagamitin ko para dun sa batter or dun sa mix. Gagamitin ko lang ay hot cake mix dahil ito lang naman yung kaya kong gawin. Siguro isa sa mga advocacy ng channel na to, do the best you can. So, ito na po yun. Kasi yun lang yung may importante is yung ginagawa mo, yung best mo. Ang dami mo ng medals, tapos itedi isa lang, pero siya pa rin yung pinuri mo, ba? Hello po, ito na po ang aking kitchen set. Buksan natin itong pancake mix para magawa natin yung mix. Ha! Best before December 30, 2017! Kung mamamatay po ako sa episode na to, thank you po sa mga sumusuporta sa akin. Dito ko talaga sa kama ginawa kung saan ako natutulog. Siguro naman di ako lalanggamin or something. Galing ko maghalo, kaba na yung mga chef. Okay, na-mix na siya, so lagay na natin siya dun sa isa sa mga silicone molds. Hugasan muna natin to kasi hindi pa siya hugas. Parang may mga alikabok pa siya. Hinuhugasan ko na siya! Okay, so nahugasan na natin siya and ilagay na siya dito sa mold na to. Itong mix natin, lagay na natin siya. Shit! Ay, sorry po! Baka tumapal! Ay, hindi naman. Ew! Na-mix na natin yung second batch and lagay na natin. Mukhang boobs! Eh, na-realize ako, mukha siyang boobs. Well, tinan nyo. Ayan, mukha siyang boobs. Sorry po kung isip bata, pero lagay natin sa microwave. Oh! Kala ko mahulog yung camera. Patuloy na natin siya sa microwave. Ayun yung microwave ko kung nakikita nyo. And yun, punta na tayo dyan. I-set up ko lang. And ayun, bye-bye, bye-bye. See you dun. And ayun, nalulutoy na natin itong mga mix para maging donut. Let's go, lagay na natin. Pag ito tumapon, gusto. So ilalagay mo itong takip para hindi siya mag-overflow. Ngayon, hindi ko alam kung gaano katagal. So, anin ko na lang. Siguro, 1 minute muna para may pacing. Tapos say 1 minute and check natin kung ano nangyari. Hindi pa luto. Konti pa, medyo tagalan pa natin. Feel ko nag-overflow na siya. Feel ko lang. I felt that. Luto na ata. Aray ko mainit. Luto na ba yan? Patingin nyo luto na ba yan? Pwede na yan siguro. Ayan yung itsura niya. Siguro yung problem, siguro marami lang ako nalagay na na mix kaya ganyan yung itsura niya. Hindi siya ganun naluto dahil may mga basa pa ng onte. Pero yung ganito, 2 minutes and 30 seconds ko siyang nasa microwave. Yung next naman, para maluto na yon and gawa na tayo ng donut! Habang nagluluto kasi isa, nanggal ko na yung first batch kanina dun sa mold niya. So ayan yung itsura niya. Ayan yung itsura niya. Ayan. So paglagay mo naman ng second batch pa ganun para magmukha siyang donut, 'di ba? Science. Ay ano 'yun? Uy, ganun mo para matanggal yung dikit dun sa silicone. Parang ipinipil mo na parang aray, ang init. Ray. So ay ang bigat, puti. So ayan po ang ating donut na umuusok pa. Ayan po, mukha siyang mashed potato. Wala akong pan-decorate, pero ito yung product niya. Yung texture niya parang puto. Ay, hindi ko nakakainin to dahil expired na daw yung mix, so yeah. Okay, so tanungin natin ang tanong ng bayan. Nasayang ba ang pera ko? Oo, nasayang yung pera ko dahil never ko maiisip na gamitin to in my daily life. Kunyari yung potato cutter, yung face mask, tsaka yung easy popcorn. Yun, ginagamit ko talaga siya everyday. Pero itong donut maker, hindi ko siya magagamit sa araw-araw. Pero depende rin naman yun sa lifestyle mo. Sa lifestyle mo, kunyari culinary arts student ka, tapos, or HRM student ka,
feel ko magiging okay to sa'yo. For 200 pesos, pwede na siya. And feel ko rin kasi mas may enjoy ko to kapag may kasama akong bata. Kasi parang maganda siyang bonding with a kid. Parang may tutulong sa'yo. Parang kapatid mo or pinsan mo, ganyan. Nakakaaliw lang. So, maganda to kung madedecoratean. Ganyan po ang itsura niya. Yan po. Mas malaki siya sa... Actually, magkasing... Yun lang naman para sa video na to. If may mga suggest kayong products or may makita kayong products na mura na gusto nyong i-review ko or i-try dito sa nasa ibang pera ko, comment down below yung link or yung pangalan ng product. Yun lang naman. And bago ko i-end tong video na to, gusto ko lang i-announce kung sino nanalo ng Starbucks planner. Ang nanalo dun sa green na planner ay si Hans Ethan sa Twitter, eThunderbolt yung kanyang Twitter handle. Para dun naman sa Starbucks planner na violet, ang nanalo ay si Renzi or si Renren_XO. Thank you sa mga nag-send ng mga entries. Grabe, nahirapan ako umili ng answers dahil sobrang daming magagandang sagot, pero yun po talaga ang tumatak sa aking isip yung mga sagot nila. If hindi ka nanalo, huwag sumama yung loob mo. Meron pa akong giveaways in the future, so hintay-hintay ka lang, mag-ano sa lang bigla. And then, yun. Yeah. What? And yun lang para sa video to. Kung nagustuhan nyo siya, give it a big thumbs up and subscribe to my channel for weekly videos. And yun, goodbye. Thank you for watching. Bye-bye.